Yo, what's up guys? Welcome back to my channel, LALAMOVE po. Sa mga bago lang, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dito sa ating channel, subscribe na ko guys at paki-on ang notification bell para palagi kayong updated. Guys, itong one piso natin, no? Meron na ba kayong ganito na one piso yung year 1972? 1972 itong hawak ko, no? Pero ang year po nito, dalawang year po meron ito. 1972 at isang 1974 at yung 1974 na proof coin na yan. Titingnan natin yan, check natin yan sa website kung ano bang status nitong mga value nito. Kasi itong 1972 na to, alam ko ito yung pinaka-common sa dalawang year na yan. Kaya aasahan natin na hindi ganun kataas ang magiging value nito. Ayan siya, nag-iisa lang itong 1972 ko . Kaya alamin natin sa lumista ngayon kung magkano na ang value nito. Ayan, tara. Check natin. Last year meron akong content about dito. Pero alam ko kasi every year nagbabago yung mga value nito . Kaya ginawa ko ulit ng content ngayon para makita natin. 1 piso Jose Rizal. Ayan siya. At siyempre yan, sabi ko kanina yung years niya is 1972 lang. Eh, 1974. Wala pong 1973 nito . Hindi ko lang alam kung bakit hindi sila gumawa sa taon na yun, ano. Ayan, yung edge niya, readed siya, guhit-guhit yun . Ayan, so, tingnan nyo guys, so, 1972. At itong coin na ito guys, walang masyadong comment, ano. Walang masyadong mga varieties, walang masyadong variant or mga pagkakaiba. Ayan. So wala tayong masyadong aasahan. So ayan, sa 1972, napakarami nga pong mintage niya, 121 million yan, di ba? Yung example niyan, 81%. Pero dito sa namis na mayroong value, yung sa condition na good, 15 pesos . Very good, 19, fine, 23, very fine, 33, extra fine, 40 na. Almost or about uncirculated, 51 na. At sa uncirculated, 52, no? Yan, kasi siya yung pinaka-common . Sabi natin kanina. At yung 1974 na medyo mas mababa lang ako, ito yung vintage, 45 million, no? 38%. Ayan ang mga value guys, tignan nyo na lang. Halos hindi naman sila nagkakalayo. Uncirculated 58, mataas lang ng konti yung value nitong 1974. Ayan, baka meron po kayong ganito guys, yung uncirculated na condition. Kasi gusto ko makakuha na itong 1974 . Uncirculated condition po. Ayan. Tapos mas maganda kung ganito yung nasa baba na yan, yung 1974 na proof, 10,000 lang. So 2% lang ang baba ng coin ito. Sana meron kayo nito ang proof coin, ano. Iba ang ano yan, iba ang itsura ng mga proof coin compare sa uncirculated. Mapapansin po ninyo yan. Kaya kung may hawak po kayo, kung paki-comment nyo lang din. I-post nyo po doon sa KAALAMAN online page. Page po yun, Facebook page, para makita ko. At pwede ko pong bilhin yan kahit na papaano. Basta maganda po ang kondisyon. Yun po kasi ilang years lang naman ito . 1972 at saka 1974. Then 1974 na proof coin. Ayan. So paki-comment nyo guys . Kung meron kayo nito. Basta guys, tandaan nyo lang yung maganda po ang condition, pero pag katulad lang nitong hawak ko, huwag na lang po kasi gusto ko nga pong palitan yung hawak ko kasi hindi na po maganda. So at least extra fine condition or uncirculated para naman maganda-ganda siyang i-collection. Kasi alam nyo naman po, di ba, pag kukoleksyon ka ng isang coin, dapat yung maganda. Kasi i-album mo yan, i-display mo yan. So ayan po. So until next time po, ganyan lang po ang ating update ngayon. Maraming salamat po muli sa inyo. So until next time guys, God bless you all po. I'm out.